Kadalasan beach ang punta kapag ganitong tag-init na, di ba? Dagat talaga. Of course. To be one with nature, ika nga, Susan, para makalimutan natin ang stress. Pero pwede rin i-achieve yan by taking hikes. Umakyat ng bundok, gaya ng sa Mount Pulag. Susan, na kahit ang init dito, mababa pa sa 14 degrees Celsius ang temperatura doon. Ha? Worth it ang view dyan. Pero hindi madali dahil maraming kailangan isipin bago marating ang tuktok. Yan ang aking kwentong dapat. Alam mo! Sa pag-akyat ng bundok, bukod sa gamit, pagkain at preparasyon ng katawan, kailangan handa rin daw ang resistensya sa pabago-bagong klima nito. Isa sa pinakamataas na bundok sa Luzon, ang Mount Pulag at dinarayo dahil sa Sea of Clouds. Ang pamilya ni Teresa umakyat sa Mount Pulag. Kasama nila ang kanilang mga anak na nasa edad 7 at 8 taong gulang. We are looking forward po for the Sea of Clouds. So, nagtagal pa po kami doon ng 40 minutes. Considering dalamig, kaya naman po talaga. However, po doon sa summit, sobrang lakas ng hangin na nakadagdag po sa lamig. So, nagtago po lahat doon. Nasaktuhan umano nila ang kasagsagan ng napakalamig na temperatura roon. Yung husband ko po, namanhid na po yung mga daliri niya sa kamay at saka yung mga toes niya. Nilalamig lang yung parang nangangatal. Kaya sa video na ito, makikita ang nakabalot na ang mga bata ni Teresa ng emergency blanket. Dapat alam mo na naitala sa Benguet ang pinakamalamig na temperatura sa bansa ngayon taon ayon sa PAGASA. May lamig ito na 9.7 degrees Celsius. Kaya kung aakyat ng bundok ng walang sapat na preparasyon, posible umunong makaranas ng hypothermia o pagbagsak ng init ng katawan ang kay Dr. Monique Maglaki, isang pediatrician. The body surface area kasi natin, yun yung surface area na pwedeng mag-lose ng heat. So mas malaki yung area ng children para mag-lose ng heat versus the volume na pwedeng mag-generate ng heat. Kaya mas at risk sila than adults for hypothermia. Ang normal na temperatura ng tao ay nasa 37 degrees Celsius at kung makakaranas umano ng mas mababa pa rito, ay maaaring manginig ang katawan nito. Sa mga ganong times, doon natin ine-expect na meron tayong shivering or yung pag nanginig. It is our body's response para mag-produce ng heat. So, sa mild hypothermia din, meron din tayong pillar erection or goosebumps. So, yun naman, attempt ng body natin na mag-insulate or i-retain yung body heat natin. Ang pamilya ni Teresa nakaranas umano ng mild hypothermia. At kung hindi raw ito naagapan, maaaring humantong ito sa pagkahimatay ng mga bata. Pwedeng pagdating sa severe, yun na yung pulseless, pabagal yung pulse, or coma, yun na yung mga in-expect natin sa severe. So that's less than 28 degrees Celsius. Dapat extra cautious tayo sa mga symptoms like arrhythmia or yung pag-irregular ng heartbeat. Isa sa mga unang reaksyon umano ng katawan sa lamig ay ang peripheral vasoconstriction o pagliit ng mga ugat. Sa periphery, meaning sa mga distal or malayong parts ng katawan. So yun yung hands and feet. Kaya mahalaga rin paggamit ng emergency blanket, bonnet at gloves bilang paunang lunas. Nirap po sila namin nung emergency blanket at lahat ng hot hands warmer ay binigay po namin sa kanila. Tapos nilagay ko po sa mga tenga nila at binalot ko po sila nung shawl. Hypothermia actually is often misdiagnosed. If the physical activity chosen for the children is trekking or going up sa mountains, is yung well prepared tayo for the situation. We want our kids na lumaki sila na mini-enjoy yung nature and magbabanding. Minsan lang sila maging bata, so better na i-cherish nyo yung moment na yun, mag-explore kayo, mag-spend kayo ng more time sa mga anak nyo. Kung gustong magpalamig pero iwas nginig, pagiging handa ang solusyon sa anumang sitwasyon.